Kapay, welcome back to our channel. Know something about everything. Ryan Kisai here again for our update sa Sisalex, mga bay. Today is August 4, mga bay, 2021. Weekend na naman, Saturday. And we are here again sa may Kumpanya Maritima. Ayan, nasa likod. So, ipapakita natin sa ngayon yung Sisalex. Sa nakita natin, ang klarong-klaro sa ngayon, mga bay, kasi lumitaw yung araw. Okay. At ayan, mga bay, mayroon din mga lumilitaw na basura dito. So pasensya na, makikita talaga sa video natin. And before anything else, mga bay, shoutout muna tayo to Teddy Pax TV. Keep safe, my friend. Shoutout mo ko. Thank you so much, sir. And also to Cyril C. Very informative and educational. It's worth watching. Job well done. Thank you. And also to Bisayang CQ, good job, bay. Toro kayo imuhang update bisan wala kay drone. Oh, thank you so much. And also to Ernesto Poblador Mosquera, continues looking forward always, watching again and again from Middle East, Saudi Arabia. Thank you for watching, no? Thank you for watching, mga bay. And thank you for supporting. Oh, ayan, mga bay, yung ating towers sa ngayon, no? Klarong-klaro dito, mga bay. Papakita natin. This one is a tower to complete na po yan ng stay cable. And yung gap na yan is nasa 11 meters na lang, mga bay, for today, no? Then this one is the tower 1. Kulang pa ng isang stay cable, mga bay, yung ating tower 1, mga bay. So, ayan yung view dito. This is the viaduct, mga bay. Yan dyan. Sisalex, no? Viaduct ng Sisalex. That is going to Cordova. Ayan. So, klarong-klaro natin sa ngayon. So, hopefully, makapunta tayo doon sa may causeway. Naghahanap tayo ng bangka, mga bay. But, unfortunately, wala sa ngayon. Walang bangka dito. Siguro maghihintay-hintay muna tayo. So far, ganun na lang siya ka, ano, mga bay. Ayan. As na nakita natin. 11 meters. Tsaka parang may dugtong na yan ngayon naman, no? Itong dalawang towers na to. So, sa ibabaw ng tower, mga bay, ayan, mayroon yung cross dyan na ilalagay na light. Makikita natin paggabi. So, that is our towers, no? Dito. Then, yan na part, mga bay, ayan. Diyan sila nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero, mga bay, or mga workers, no? Dadalhin nila sa iba't ibang site ng Sisalex. So, katulad niyan, yan yung nagdadala papunta sa mga different site dito sa Sisalex, mga bay. Yung mga workers, sinahakot nila. Ayan dyan. O, ngayon, mga bay, hindi tayo pinalad na magkaroon ng bangka sa likod. Maybe sa susunod na lang, pupuntahan natin yung causeway, mga bay. So for now, didiretso tayo sa viaduct ng Cebu South Coastal Road. Then, titingnan natin yung doon sa may off-ramp and on-ramp na lang, mga bay. So tara! So ayan, heading na tayo to the viaduct of Cebu South Coastal Road. Ayan, mga bay, and we will see the latest update for today, August 4, 2021 of the Sisalex or the Cebu-Cordova Link Expressway. Riding here again, Ryan Kisai, know something about everything. And that is the Tower 1, mga bay, yung nasa harapan natin. Nakikita na natin yung Tower 1. That is the Tower 2 there, sa left side. That is going to Cordova na. So far, dadaanan lang natin ito dito. Since nakita natin kanina, isang stay cable na lang ang kulang sa Tower 1, mga bay. This one, this side. That is the Tower 1.
yung mga girders, mga poste dito is kompleto na mga bay. Ang kulang na lang is ang flooring na magkadugtong silang lahat. So hopefully matapos to. Hopefully makadaan na ang mga tao dito, magagamit na next year. So target is matatapos ngayong taon at magagamit next year, first quarter. So ayan mga bay, expected na dadaan dito is nasa mga 50,000 every day or daily, no? Yun yung estimated nila na dadaan dito. Saka may bayad, of course, that this is an expressway. Mayroong toll fee, no? So far, dito sila banda nagtatrabaho mga bay. Itong on-ramp at saka off-ramp, no? Sa ating nakita. So ayan, pa-focus lang natin itong dito banda. Ito yung bago, no? Dito banda na lagyan na ito ng mga girders at saka mayroon ng flooring, okay? Medyo mabilis sila dito, na flooringan nila agad, mayroon ng slab. At saka kompleto na, no? Naidugtong na lahat yung ano, yung mga girders. So ang kulang na lang mga bay is ang flooring. Then yung sa gilid, yung sidewalk yata yung kulang dito. O ayan. So far, this is our latest update, no? For this month. So abangan nyo pa ang susunod na mga updates natin. Hanggang matapos to, ibibigay natin sa inyo ang mga hottest and latest updates of the Cebu-Cordova Link Expressway. So, ingat-ingat sa lahat. Thank you for watching and have a good day. Sana magkikita naman tayo ulit next time. Thank you for supporting and thank you for watching. Have a good day.